Good evening mga kalukis. Once again, this is your Albularyo, Juju Shamu TV. So mga kalukis, kung baguhan ka pa lang sa channel na to at napadaan ka at saka sa mga silent viewer natin dyan, so inaanyayahan ko kayo mga kalukis, subscribe and hit the notification bell button para lalong parati kang updated kung ano man yung video ang i-upload natin mga kalukis. Nag-upload ako ng video mga kalukis, tatlo or apat na video kada linggo mga kanukis, yung mga video ina-upload natin regarding sa makabuluhang bagay na mapagkukunan natin ng kuan mga kanukis, yung aral. So mga kanukis, kung may marami kang sisiw, wala kang budget pang brooder house ng manok mo, saka gusto mong talagang ma-safe yung manok mo dahil may brooder ka, para sa'yo yung video ko. Panoorin mo itong mga kalukis after the intro. So, ang gagawin lang natin, mga kalukis, gagawa tayo ng karton brooder house na may ilaw at saka controller, thermostat controller, meaning automatic switch on at saka switch off kung sobrang mainit. So, tipid sa kurente, safety pa sa manok mga kalukis. After the intro mga kalukis, kita-kita tayo doon. So ito na mga kalukis, medyo dinidikitan ko lang yung microphone kasi mahaba, mababa yung wire para marinig ninyo. So ipapakita ko kung ano yung gagamitin nating very cheap materials para sa ura mismo. Kung may sisiw tayo na wala tayong paglalagyan, safe sila at saka nasa in good hand sila. So first material is to. Ito yung kahon ng binigay sa atin kanina ng kaibigan natin na si Bro Choi. Bro Choi, salamat sa saging ha. At saka at the same time, nagamit ko rin tong karton mo. Ito yung gagawin nating brooder house for 20 pieces chicks. Assorted chicks, plucker, oriental breeds. So first materials na gagamitin natin. So, ito mga kalukis, ito yung tinatawag nating thermostat. Temperature, temperature ito mga kalukis, heat and cold thermostat. So, ito mga kalukis, nakikita nyo to, nagamit na to. So, may kaunting, kuwan na to, may kaunting damage. Pero pwede pa naman gamitin. Dahil tayo mga kalukis, gumagawa tayo ng incubator. So, itong mga reject ko nito na pwede pong magamit, ginagamit ko talaga yung mga kalukis. So, ito yung temperature controller natin. Siyempre, mayroon tayong wire. After sa wire, mayroon tayong bulb. 20 watts na bulb. Siyempre, mayroon tayong bulb, mayroon tayong receptacle, dalawang ilaw yung titirahin natin dito. So ito yung gamit nating receptacle. Panoorin nyo to mga kalukis, very useful to. At saka at the same time, pwede nyo, kung wala na kayong ibobrod, pwede din gamitin to as incubator. So nagbabari lang yan sa seating mga kalukis. May gumagawa tayo ng mga quality incubator din mga kanukis. Ito yung incubator natin. 90 capacity waterless or dry incubator. Napaka versatile yan mga kanukis. Pwedeng mag-load yan anytime, anywhere. So makikita nyo yun mamaya pag-transfer natin sa mga sisiw mga kanukis. Raise from our incubator. Kukunin natin yung mga baging pisa na sisiw. So, pisa na natin mga
So ito na mga kalugis, na lagay na natin yung receptacle. Isa na lang yung gamitin natin. Kailangan lang butasan to para malusot natin yung wire. Kailangan din yung tie wire mga kanukis para hindi siya malaglag. Yan lang. Dalawa sana pero gamitan na lang natin siya ng 25 watts. Yan. So, dikit na lang natin yung thermostat natin. Yan. So, kailangan lang nating idikit ng tama yung thermostat sa light at saka sa bulb wire at saka yung sa may inlet or yung saksakan. Yan. Yan mga kanukis. So, tapos na. Saka yan yung thermostat natin. So yan yung wire ng receptacle. So dapat ilaw yang nandiyan. So yan yung wire niya. So yung yellow at saka itim ang nandiyan. So yellow at saka itim ang ilagay niyo diyan mga kanukis yan. Yellow. So, pwedeng magbaliktad-baliktad yung sa itim. Kasi yellow at saka kuan, parehas lang yan sila. Yan. Di, kasi talaga stricto yan. Hindi yung tulad ng iba, pag positive, positive, negative. Yan, kahit na maghalo, okay lang. Yellow, basta yellow at saka itim yung doon ilagay. Yan. Kailangan lang nating lagyan ng yung tape. Electrical tape mga kanukis para secure, hindi mag-ground. Yan. So ito, this is for demo purposes only. So yung pwede nyong gawin din to sa yung plywood or whatever gusto nyo. Yung sa akin kasi, ganito lang talaga ginagamit ko. So dikit na natin yung pangalawa. Yan. Lagyan natin ng armak na kuan gamit ko mga kanukis kasi tigasin yan o. So itim yung nauna natin, yellow yung isunod natin. Madali lang naman itong gawin mga kanukis, basta may thermostat ka lang. Yan, sigunda na natin yung yellow. Yan, sigunda na yung yellow. So, yun mga kanukis, as usual, SOP talaga yan. Yan. Lagyan natin ng kwan, ng electrical tape. Yan, okay na siya. So, ito yung sensor niya, sensor. May sensor yan. Yan. Yung sensor. Sana ba yun? Kuha tayo ng yung saksakan. May naka-ready na ako mga kanukis. Utuli na lang natin at saka idugtong. Tuloy natin. Pwede na yan, daritso. Kasi 25 watts lang naman eh. Hindi naman kuan. Hindi naman kuan. Ilaw lang naman. Okay lang yan. Yan. Medyo dark yung kuan natin mga kanukis kasi wala tayong ring light pa. Hindi pa ako nakabili ng ring light. Yan mga kanukis. Pula at saka itim. Pag gagaling sa plug wire, pula at saka itim, yun lang yung kuan ninyo ha. Yun yung tandaan nyo. Pula itim sa plug input
So output sa bulb, yellow at saka itim. So SOP, lagyan din natin ng yung para hindi siya mag-ground, hindi magdikit yung kuhan, hindi delikado. So walang problema dyan mga kanukis kahit na magkuhan, kasi yung thermostat natin may safety kuhan yan, safety features. So kahit ganyan lang yan, wala pa rin nasusunog yan, wala pa akong nabalitaan. Yan, tali na natin yung pula, pula at saka itim yan lang siya. So may safety kuhan kasi yan mga kanukis, safety features. Pag medyo uminit or nagmalpunction, ayaw nang pumatay. So kung mag-init siya, mapupundi yan. May mapuputol doon sa ilalim, parang breaker. So totally ma-disengage siya, wala nang ilaw. So wala nang kurinting dadaloy dyan. Mapupunder din yan, mapupundi. Kaya nga kuhan yan eh, yung kumbaga sa kuhan, parang changeable siya. Hindi siya talaga yung lifetime. So depende, pag may mga mapipisil siyang mga irregular movement or what, yung mga ground, so talagang hindi na siya mag-ilaw. So yan mga kanukis, tinalian na natin. Yan. So talagang kuan, tapos na. So gamit lang tayo ng kuan, idikit natin yan dyan. Yan yung kuan ko mga kanukis. So wala na palang bala, kuha muna tayo. Gamit lang kayo ng ganyan, yung glue gun. Maganda kasi glue gun, kasi karton lang yung gamit natin. So ba, lagyan ko muna ng kuan. Yan. So dikit natin para hindi mahulog. So okay. Yan, may saksakan na tayo. Tapos na. Makanukis. Ayan na yung natapos na natin. Ikuan lang natin yung sensor. Yan, tapos na. So, yun na mga kanukis. Tapos na natin gawin yung very cheap carton incubator with thermo controller mga kanukis, automatic switch on switch off. So yung sisiyo natin napaka safe. So papakita ko, instead na dalawang light yung gagamitin natin mga kanukis to save time, or yung dinimo ko is bali isang receptacle na lang, mag-use tayo ng 25 watts at 20 watts. So yun, ito na yung natapos natin. So ito yung receptacle, lalagyan ng bulb. Ilagay natin yung bulb dyan. Yan. Yan na. May bulb na tayo. So meaning, bulb. Ito ng bulb. So ito yung thermostat natin. Dito natin kakalibrate yan ngayon. At saka ito yung switch natin, yung kwan, yung plug. So pag sa plug mga kanukis, input, meaning input, pula at saka itim, o input light, ang sa light, ito, itong dito, yung dito, papunta. So pula at yellow, tandaan nyo ha, pag sa plug gani, from plug, pula at saka itim. So pag galing sa plug yung kuryente, papasok dito sa thermostat natin, lalabas naman para dito pag ilaw. So meaning pag sa ilaw, yellow at saka yung itim. Kuha na yun. So try natin kung nagwo-work ba yung tinatawag nating DIY carton ura mismo brooder house. Kung wala kang brooder house tapos gusto mong medyo high tech carton brooder house with
thermostat. So ito na mga kanukis, yung finished product natin mga kanukis sa brooder house with thermostat. So kinalibrate natin yan, ideal temperature sa loob dapat mga kanukis 29 to 32. So tingnan natin yung temperature, may ilaw. So yung temperature na mga kanukis is 29.6, which is very good na siya mga kanukis. Very, pwede na yan, 30 to 32. Yan yung ideal chicks or brooder house temperature. So ang i-check na lang natin mga kanukis, nag-switch on, switch off pa siya. So yan. So swak to. Yan ha. Tingnan natin kung mag-switch off pa siya. Switch off engine. So yan lang naman ang importante eh. Makatipid tayo at saka hindi ma-overcook yung kasi pag over or kulang talagang may epekto yan sa sisiw. So yan, over temperature or kulang may epekto yan sa sisiw. Pero mas maganda na lang yan kaysa sa wala talagang ilaw. So I am using incubator, kaya ito pwede nyong palakihan yung karton or pataasan, basta dagdag lang kayo ng ilaw. So like for example, times 3 nito, mayroon kayong ganito, this is 10 ampere, kaya nito mga 100 watts, pwede. It's up to you. So patay na. Yan, patay na yung ilaw, which is ang yung temperature is nasa 30, ang humidity 76. So this is good mga kanukis. So mga kanukis, yan lang, ililipat natin yung mga sisiw natin mamaya, prepare pa natin yan. So kinalibrate na natin yan at saka yung hinintay lang natin dyan, switch off switch on lang, at saka importante yan para paglipat natin sa mga sisiw natin, nag-on na naman yan, which is maintain yung temperature niya is 30, 76 yung humidity. So the ideal brooder temperature mga kanukis talaga yung tamang-tama lang between 29 to 32. So wag lalampas, wag kukulang para swak na swak lang. So this is not the first time I use this kind of budget meal mga kanukis, yung tinatawag nating ganitong karton. Pero ngayon lang ako gumawa for demonstration ng mayroong ganito mga kanukis, since marami tayong sira. Maker tayo ng incubator. Marami tayong mga sira-sira lang, oh. Yan, mga thermostats na mga kaunting sira. So ginagamit natin yan. Yan. Ito, walang thermometer at thermostat to. Pero calibrated yan. Kaya yung ilaw niyan, yan. At saka dito natin, ito yung incubator natin na sinabi ko kanina na very cheap mga kanukis, 1,600 lang binta ko nito. Dry incubator to, walang tubig-tubig, pero napaka-astig. Kahit na mag-load ka, ito galing sa incubator to, dito yan galing, ito na ngayon. So yung ilalagay natin dito sa improvise natin na may automatic brooder, itong nasa loob ngayon, yung second batch, yan. Yan o, napakadami mga kanukis. So, ikutin na rin natin itong dito. Ito yung third batch. So, dated March 24 to ha. March 24 to na load. Tapos, kinabukasan, may na-load na naman ako. Ayan, March 25. So, dalawang batch na lang naiwan dito. So, yan. Kwanto sila, mga nasa 20 eggs. So marami na. So may iloload na naman ako dyan mga kanukis. Yun ang kagandahan sa incubator na ito mga kanukis, dahil makaload ka anytime talaga. Napipisa naman, ito yung nauna. At saka may nauna pa nito mga kanukis, yung mga the rest ko, mga 100 kwan ata. So ito yung one mga kanukis, sana nakatulong. So ganyan lang, di ba? Pag walang knowledge, walang power talaga.
So simple, karton pero high-tech. So nagmi-maintain siya 30.4. So meaning good pa rin siya kasi nasa 29 to 32 maximum. So yung setting natin dito napakababa lang. 30 to 30.5. Makukuha na natin yang yan 30.5. Di ba? So mga kalukis, ililipat natin yung sisiyo natin dyan, lagyan natin ng pakainan at saka ang kailangan lang mga kalukis, another tip, kailangan lang talaga undergo ka intestinal cleansing para tuloy-tuloy yung kaligayahan ng sisiyo. Kasi may maganda na silang bahay dyan at saka maganda pa yung intestinal nila lining dahil may probiotic na pinainom ka, pure probiotic. Mayroon akong video doon sa kuan mga kanukis, hanapin nyo lang. Yung tinatawag nating intestinal cleansing, how to paano ba magkuan ng mga sisiyo. So, nandoon yung procedure. So, okay mga kanukis, isang patay na lang para makita at saka isang ilaw. Yan ha. So, sa nakikita nyo, matagal na ako gumagamit ng ganito. Pero ito, pangalawang bisis ko pa lang. It's up to you kung malaki karton gamitin mo or malaki or maliit. Pwede din, sa kahoy mo gawin to. Pwede, basta nakita nyo yung setup nito, okay na. Sinare ko lang yan sa inyo, baka makatulong dahil ganyan naman tayo eh. Kaya nga, please subscribe kung nagustuhan nyo yung mga video ko mga kanukis. At baka maisip nyo na may tutulong ako sa inyo at marami pa tayong pagsasamahan. So please subscribe mga kanukis. Yan, patay na naman. So nasa 30.9 pinaka maximum niya. So okay pa rin. So ganyan. Okay mga kanukis. Yan. Mamaya, update ko yan kung malagyan na yan ng sisiyo. So, ito na mga kanukis yung finished product natin. So, tingnan natin yung may mga sisiyo na to. Yan. So, malakas na sila kumain. So, ito yung chip brooder made by materials niya is karton lang and then linagyan ng automatic switch on switch off thermostat for yung temperature niya makokontrol. So yan. So yung mga sisiyo natin, hindi ko na kinuha kanina yun sa kuan. Ito yung pinainom natin, GNM probiotic. Gawa ko rin to mga kanukis. So kung paano yan i-kuan sila mga kanukis, may video din ako mga kanukis, yun sa tinatawag nating intestinal cleansing for the old chicks. So yan mga kanukis. So this is not the first time na ginagamit natin itong ganito. So meron din ako dito. Yan. Pero ito walang thermostat, hindi automatic to. Yan. At saka dito nang galing yung sisiyo, ito yung incubator natin. Nakuha na natin yung mga sisiyo dyan. Oh. Yan. Tatlong batch na lang yung nandyan. So, yan mga kanukis. Yan. So, yung sinit up natin dito is 30. And then switch off niya 30.5. So that is the yung tinatawag nating normal hen or brooder temperature talaga. Kung magbo-brood ka, yun talaga ang temperature niya. Yung ideal. Yung tinatawag nating 30 to 32 degree Celsius. So yan. 30 to 35. So pero nakalibrate na natin yan mga kanukis. Yan. So ang kagandaan nito mga kanukis, makukontrol talaga, hindi mabibitin yung mga sisiyo natin.
So, makontrol yung humidity at saka yung init. Kasi kung sobrang init at saka sobrang lamig, nagkakaroon ng epekto talaga sa sisiw yan. Maaari silang kung kulang sa init, maaaring mag diarrhea. Na-switch off ng mga kanukis. So nag-switch off na siya dahil umabot na siya sa maximum temperature. Yan. So yun lang mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon mga kanukis. Ito ay napaka para to sa mga newbie at para to sa yung walang budget. Karton lang, kahit na wala tong thermostat, linagyan ko lang ng twist kasi kuhan din to eh, defective din tong thermostat na to, pero maaari pa siyang gamitin, pero hindi na natin pwedeng ito yung ilalagay natin sa incubator, yung ibibinta natin kasi kawawa din yung makakuha mga kanukis. So yun lang mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung video ko. At saka salamat sa lahat ng sumusuport at saka yung mga silent viewers natin dyan. Alam ko nandyan lang kayo always, sana nakatulong, sana may natutunan din kayo. Thank you.